John 10:10, Jesus says, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full." Full life is what Jesus wills for people. But what is the role of money in living a full life? Two mentalities about wealth. Dear Lord, we thank you that you are wealthy, that you are kind, good, and generous. Forgive us our sins, cleanse us, O God, and now teach us, guide us, lead us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. There are two major mentalities about wealth. At yun ay tawagin natin na mayaman and mahirap mentalities. At ang pag-uusapan natin ay hindi mayaman at mahirap na tao, kundi mayaman at mahirap na pag-iisip. So check your mentality kung pang mayaman o pang mahirap. Mahirap mentality says, money is the root of all evil. Minamasama ng mahirap mentality ang pera. To the mahirap mentality, wealth is bad. Meanwhile, the mayaman mentality says, money is the root of much good. In fact, money is tool for much good. So sa mayaman mentality, wealth is good. Proverbs 10:15, great wealth can be a fortress, but poverty is no protection at all. Ang may kayamanan ay nakasandal sa pader. Ang walang kayamanan, ang nagdarahop ay hubad at masyadong vulnerable. Proverbs 21:20, wise people live in wealth and luxury, but stupid people spend their money as fast as they get it. So ang matatalinong tao, napapahaba nila ang kanilang kariwasaan, yun daw mga taong mangmang, sasandali lang, one day millionaire, tapos mahirap na uli. Sa mahirap mentality, rich people are just lucky or blessed. In other words, sinuwerte lang yan, hindi niya accomplishment yan, binuenas lang yan, pinagpala lang yan ng Diyos, so wala siyang dapat na i-claim na responsibility for becoming rich. At sa ganyang mahirap mentality, mahirap people are just malas. I mean, mahirap ako eh, kasi malas lang ako, kasi yun ang aking kapalaran, yun ang nakatakda sa akin. In other words, hindi ko kasalanan na mahirap ako. Inassign ako dito ng Diyos. Proverbs 10:22, it is the Lord's blessing that makes you wealthy. Hard work can make you no richer. But this should not be twisted to think that you don't need hard work to become rich. Ang sinasabi lang dito, hard work without God's blessing cannot amount to anything much. Kailangan mo blessing ng Diyos, pero may kakambal yun na hard work. Hindi yung hard work mo lamang ang nagpapayaman, kailangan may kakambal na pagpapala ng Diyos. Pero hindi pinagpapala ng Diyos yung walang work at all. Napakadapat malinaw ito sa mga tao para hindi ko ano-ano ang pananaw nila tungkol sa pagpapala ng Diyos in terms of wealth. This mahirap attitude keeps its believers from actively making and gathering wealth. Hindi sila nagiging aktibo sa pagpapayaman sa sarili, sa pagsisikap. It makes believers dependent on luck or fate or chance. Kaya sila rin yung napakamahilig makipagsapalaran, makipagsugal, tumaya sa kung ano-ano, kasi inaasahan nila na yun lamang ang paraan para sila yumaman o magkapera. This mahirap attitude keeps its believers very vulnerable to misfortune, to accident, some people call it. Pagka ang tao ay fatalistic, lagi na lang na nakaasa sa mga pagkakataon, sa buenas-buenas, wala silang savings. Walang insurance, walang ibang source kundi sangla o benta. Hiram o hingi, awa, puro himutok at puro iyak. Yung mga taong minamasama nila yung pagkikita, hindi sila kumikita, hindi sila nag-iimpok. Dinadalaw din naman sila ng sakit, nahuhulog din sila sa building, nasasagasaan din sila ng tren, nangangailangan din sila ng pera, nagkakasakit din sila. Pero dahil walang pera, walang inipon, walang pinagtrabahuhan, walang savings, walang insurance, kung may maisasangla, sangla. Kung may maibibenta, benta. Tapos wala na.
O kaya hiram, hingi, puro iyak. Ganun ba ang full life na gusto ng Panginoon sa atin? It's not the way to live a full life. Ang mayaman mentality, sinasabing people become rich because of hard work and of course because of God's blessings. Hard work, in other words, brings wealth. But you don't only work hard because maraming work, people who work hard don't become wealthy. You also have to work smart. Hindi sapat na pagod ka, hirap na hirap ka, hinahampas mo ang sarili mo sa trabaho, hindi ibig sabihin makakaahon ka sa hirap. Kailangan nag-iisip ka rin, may diskarte ka. Ito man pinagpapaguran ko, ihahanguin ako sa hirap o nakatali lang ako dito. Kumakain lang ako ng konti para mabuhay bukas, para magtrabaho uli. At kakain ako ng konti para mabuhay uli sa makalawa, para magtrabaho uli hanggang kamatayan mo na yun. Kailangan iniisip mo, ano ba itong ginagawa ko sa buhay ko? Saan ako dadalhin itong ginagawa ko, nitong hanap buhay ko, nitong trabaho ko? Mahahango ba nito ako sa hirap? Because God blesses and rewards hard work and intelligence and thinking and wisdom. Pinagsasama-sama yun. Ecclesiastes 5:19, suppose you are very rich and able to enjoy everything you own, then go ahead and enjoy working hard. This is God's gift to you. So enjoy working hard at something that gathers wealth, at something that gives you enough or more than enough income, pero hindi lang yung working hard, pero wala namang nangyayari sa buhay mo. Proverbs 10:4, laziness leads to poverty. Hard work makes you rich. Rich people become rich because of suited, applied knowledge. Not just any education or course. Ang dami-daming edukado, ang dami-daming college graduate, ang dami-daming may pinag-aralan, pero bakit maralita pa rin? Pag tinignan mo ang habit ng mga may kaya, ng mga mayayaman, o mga yumaman, ang mga pinag-aaralan nila, hindi kung ano na lamang na usong kurso. Pinag-aaralan nila ang mga bagay na mayroong direct result sa kanilang gustong hanap buhay. Pinag-aaralan nila kung ano yung talagang angkop na angkop sa gusto nilang gawing negosyo o trabaho. Proverbs 19:8, do yourself a favor and learn all you can. Then, remember what you learn and you will prosper. So, kailangan, mabuti daw para sa sarili mo yan na mag-aral na mag-aral. At tandaan mo yung pinag-aralan mo. Hindi yung last week lang yung exam. Hindi mo na rin alam mo yung sagot ngayon. Gumraduate pero walang alam, walang natandaan. So ano mangyayari sa'yo? Sabi, tandaan mo lahat ang pinag-aralan mo, magagamit mo yan, at ikaw ay magiging mariwasa dahil dyan. Specific, useful knowledge and skills. Pag kinompare nyo ang pinag-aaralan ng mga mayayaman at pinag-aaralan ng mga mahihirap, ibang-iba. O ito na lang ang pag-aralan mo kasi mura yung kursong yan. Oo nga, mura yung kursong yan, pero anong gagawin niya sa buhay ko? Ang dami ko nga na pag-aralan, pero wala rin akong trabaho, wala rin magbagay sa akin. Dapat pinag-aaral mo, ano talaga? Gusto mo ba talaga halimbawa na maging burda queen? Hindi ang pag-aralan mo, pagbuburda, hindi mo kailangan mag-accounting o mag-chemistry o mag-commerce. Ang gusto mo talaga, magtayo ka ng shop, na mag-aral ka mag-welding, mag-aral ka mag-masilya ng mga kotse, hindi kukuha ka ng kung anong course, psychology, pagkatapos hindi mo naman magagamit. Kailangan, hindi ka lang aral ng aral, yung talagang pakikinabangan mong pag-aaralan. Kasi kahit takpan mo yung ng mga diploma, yung buong dingding nyo, kung hindi naman yun ang bagay sa'yo na pinag-aaralan at hindi mo kakaperahan, mahirap ka pa rin. Proverbs 11:16, the timid become destitute, but the aggressive gain riches. So walang mapapala yung mga timid, mga sobrang mahiyain, mga sobrang kimi, sobrang dungo, eh humanda kang maging maralita buong buhay. Sabi niya, the aggressive gain riches. And this is positive aggressiveness. Yung, you don't only wait for something to happen. You help make it happen. Sabi ng iba, strike the iron while it's hot. But aggressive people make the iron hot by striking. Gumagawa ka ng paraan, hindi ka naghihintay na malaglag sa iyong harapan ng pagpapala. Hinahanap mo, binubungkal mo. Dahil God rewards good, intelligent, hard work. Even in the issue of luck, mayaman mentality still applies systematic wisdom.
Kahit yung mayaman ang naniniwala na yes, may mga pagkakataon na parang luck, parang chance, meron pa rin silang system. Ecclesiastes 11:2, put your investments in several places, many places even, because you never know what kind of bad luck you are going to have in this world. So huwag mo daw ilalagay sa isa lamang ang lahat ng investment mo kasi hindi mo alam kung yun ba ang pagpapalain, yun ba ang bubwenasin, yun ba yung mamalasin, hindi mo alam. Kaya ang mga mayaman na nga, sila pa yung may insurance, sila pa yung may mga savings, sila yung may placements. Pero hindi lahat ng mayaman ay ipinanganak na mayaman. Maraming mayaman, hindi pinanganak na mayaman. So bakit sila yumaman? Hindi dahil mayaman sila, kundi dahil meron silang mayaman mentality. Yung takbo ng utak nila, papayaman, patungo sa pagyaman, at siguradong yayaman kasi ganun sila mag-isip. Kaya pag-iisip ang mahalaga nating i-review. Paano ka mag-isip? Ang pag-iisip mo ba ay pang mahirap? Pupunta ka sa kahirapan? Kahit mayaman ka na nga nung ipinanganak? O pang mayaman dahil papunta ka sa kayamanan kahit na ipinanganak ka mahirap? E paano kung ipinanganak ka ng mayaman tapos pang mayaman pa yung iniisip mo? Ang pag-iisip. Kaya may mga pamilya na hinehenerasyon, daan-daang taon, sila pa rin yung nagwawagi sa paraan ng pag-iisip. Hindi sa laman ng bulsa pag ipinanganak ka, hindi sa laman ng bulsa nung lumalaki ka, kasi maraming walang kapera-pera nung araw, sila nang may-ari ng Pilipinas sa pag-iisip. Sa mahirap mentality, rich people are dishonest or bad. Yumaman niya kasi makunat, kasi masamang tao, kasi business is business, wala man lang pakisama. Magganon. Maraming mga mahihirap na tao, masama ang pagtingin sa mayaman. Pag mayaman ka, masama ka. Wala kang kwentang tao. Tapos, sasabihin pa, bahay may palasyo, ako nakataray kuwago, mabuti pa ang kubo ko kung nakataray tao, ako. Yung pagpapasaya sa sarili dahil nasa kubo, kala mo naman walang dishonest at bad na poor. Akala mo naman mayayaman lang ang masamang tao. Akala mo naman napakasado at anghel ng lahat ng mga maralita. Ang mahirap mentality, sa kanila ba, righteousness is poor simplicity. Dapat kung napaka-righteous mo, simpleng-simple ka lang, Spartan lifestyle. But Proverbs 15:6 says, the house of the righteous contains great treasures. Ang tahanan daw ng matuwid ay maraming lamang kayamanan. So hindi minamasama ng Biblia ang maraming lamang kayamanan ng bahay mo. Basta righteous ka at napapayaman mo ang sarili mo sa righteous ways. Ang mayaman mentality, rich people are good. Or at least rich people are good at what they do. So rich people are blessed with riches. Proverbs 14:24, wise people are rewarded with wealth, but fools are known by their foolishness. Meaning, they end up poor. Pag wise ka daw talaga, you will be rewarded with wealth. Kayong mga nagagaling-galingan, ang laki-laki ng pagtingin sa sarili, ang yabang-yabang na siya ay napaka-wise, eh may pera ka ba? Kasi sabi, kung wise ka, you will be rewarded with wealth. So, ano ba ang klaseng wisdom meron ka? Wisdom na pangyabang o wisdom na pang para kumita? To produce wealth, to create wealth. Kasi sabi, you will be rewarded with wealth. Wealth is a reward, not a punishment. Ecclesiastes 2:10, sabi ni Solomon, naubod ng yaman, anything I wanted, I got. I did not deny myself any pleasure. I was proud of everything I had worked for, and all this was my reward. Sabi, eh bakit? Pinaghirapan ko naman. Kinita ko ito. So sabi ko noon, ang gusto ko, binili ko, kinuha ko, naging akin. Hindi ko pinagkaita ng aking sarili ng anumang mga kasiyahan sa buhay. Eh bakit? Pinagtrabahuhan ko naman. Sabi nitong si Solomon, na itong ganitong kind of thinking, eh minamasama ng Greek philosophy. Sa Greek philosophy kasi, which had a very strong impact on Jewish culture as well, yung parang masama ang katawan, ang mabuti lang ang espiritu, masama ang sarap, layaw at ginhawa, ang masarap lang yung pagdurusa, yun lang ang tama. That is Greek philosophy that influenced even many people in the churches, in the Christian churches. But that is not a Jesus idea. It is really a Greek idea that influenced many people in Israel. Ecclesiastes 2:10, I got whatever I wanted
and did whatever made me happy. But most of all, sabi niya, I enjoyed my work. Do you enjoy your work? If not, you need to be wealthy. You need to have more money so you can do what you want to do that you will enjoy. Wealth gives freedom to enjoy and be happy even with one's work. Ang masarap sa buhay ay yung kinikita mo galing sa trabahong na-enjoy mong gawin, hindi yung nagdurusa ka, kinakamuhian mo yung trabaho mo para ka lang kumita at may ibili ng ulam. Pagka ikaw ay may sapat na kakayanan financially, you can have flexible time. You can have flexible focus and priority, and you will have fulfillment. And wealth can make you a giver instead of a receiver. Wealth can make you a supporter instead of a basket case or a charity case. Wealth can make you a blessing instead of just recipient from other people. Pag dinefine mo what is work, it is what you do. What is play, it is what you enjoy doing. How about getting paid for what you enjoy doing for playing? Ang tao, aasenso, magiging maluwag, masagana, kung ang ginagawa niya ay gusto niya talaga, mahal niya, bagay sa kanya, tama sa gifting sa kanya ng Diyos. Kaya huwag ka lang basta magkatrabaho. Kailangan manindigan ka na ang gagawin mo yung gusto mo, yung productive ka, yung ikaw ay magiging outstanding, hindi lang ordinary. Pero siyempre, sasabihin mo nga, paano kung wala akong kapera-pera, kapit sa patalim, kahit anong trabaho, tatanggapin ko na. Cycle nga of poverty yan eh. Because when you are doing something you don't enjoy, and when you are doing something you are not cut out for, you will not be excellent. And when you are not excellent, you will not be rich. Kaya kailangan mag-isip ka, paano ako kakawala dito sa paikot-ikot na buhay na dahil wala akong pera, nagigipit ako, tinatanggap ko kahit ano na lang trabaho, at dahil kahit ano na lang, hindi tuloy ako nagiging maluwag, hindi tuloy ako umaasenso, kaya tatanggapin ko na lang lalo kahit ano na ipagawa sa akin, paikot-ikot hanggang kamatayan na. Kailangang tumalon palabas sa ganong cycle. Doing what is right for you, doing what is best for you, brings wealth. Because wealth is in excellence, not in mediocrity. At hindi naman ibig sabihin na kailangang may pera ka nung isinilang ka. Tulad nga ng binagit natin, napakarami isinilang na walang-wala. Pero dahil sa patuloy, tuloy-tuloy, consistent na hard work, wisdom, at blessing ng Diyos, pag pinagsama-sama mo, nakakawala sila sa cycle of poverty. At syempre, ang number one kalaban ng poverty, katamaran, or mediocrity, or pagiging kontento sa okay na yan, pwede na yan, kontento na sa ganun na lang. Proverbs 24, 33 to 34, slip a little, doze a little, fold your hands and twiddle your thumbs. Suddenly, poverty hits you and everything is gone. Pagpa-relax-relax, pabanjing-banjing, pasarap-sarap, biglang magigising ka isang araw, hubad ka na, sobra ka ng mahirap. Laziness leads to poverty. Sinosob ng mga tao lagi, bakit maraming mahirap sa Pilipinas? Kasi maraming pamilya sa Pilipinas, ang daming member na tamad. Umaasa lang sa isa o dalawang masipag. Ang daming nakahingi, nakaasa, nakasahod. Kaya maraming poverty. Isa lang yun. Marami pa siyempre ibang dahilan. But poverty could actually be the result of laziness. Meron naman hindi lazy pero poor pa rin. Kailangan iba hanapin. Anong dahilan? Masipag na nga ako, but poor pa rin ako. So, am I full of wisdom? Am I doing the right thing? Yung bagay sa akin? Ano pa ang kulang? Masipag naman ako. Poverty could actually be the result of accepting it as a fate, as inevitable. Pag tinanggap mong ganyan lang talaga ang buhay, ito na ang aking kapalaran, wala akong magagawa, yan ang mga kanta ng mga hindi aasenso. Hindi mo dapat sinasabing ganyan lang talaga ang buhay, dapat sabihin mong dapat hindi ganyan ang buhay. Kasi sabi ni Jesus, I came that you might have life and have it to the full. Eh, but hindi ako full? Dapat hindi ka nito. Dapat mong sasabihin, wala tayong magagawa. Dapat sabihin mo, ano bang magagawa natin at gawin natin?
Eh, ganyan lang talaga yan. Dapat sa mga hindi dapat ganyan yan. Poverty could actually be the result of no plan to overcome it. Puro wish, but no definite plan. Lahat naman na naghihirap, inaasam nila na sila ay giginhawa. Pero may plano ba kung paano giginhawa? O pangarap lamang? Wish lang. Ibang wish, ibang plan. Pag may plan, may definite steps kang gagawin to get out of it. Because when you fail to plan, you plan to fail. Even in a financial way. Dapat lahat ng tao, basta't kaya ng katawan, hindi siya sobrang matanda o sobrang bata o siya naman ay malusog, sikapin na hindi lamang kumita ng sapat, kundi kumita ng sobra. Para imbes tayo pa ang binibigyan, eh tayo naman ang nagbibigay. Dapat tayong umiwas na maging maralita because poverty could make you a burden to others. Pag hindi mo kinikita ang kakainin mo, aasa ka sa iba na pakainin ka. Pag hindi mo kinikita ang pampagamot mo, pampaaral mo, pampasarap mo sa buhay, pambakasyon mo, pambili mo ng load, pambili mo ng cellphone, iaasa mo yun sa iba. Kaya dapat iniisip mo, ano ang pwede kong gawin? Siyempre, meron akong pwedeng gawin. Hindi ko dapat tanggapin na ganito na lang ako. At dapat tayong maawa at mahiya sa mga sinasandalan. Kung hindi naman tayo sobrang matanda, sobrang bata, o may sakit, dapat hindi tayo nakasandal sa kapwa. Meron tayo dapat ginagawa. Proverbs 22:13, lazy people stay at home. They say a lion might get them if they go outside. Ayaw magtrabaho, ayaw maghanap buhay dahil baka daw pag lumabas ng bahay, may lion sa labas at kainin siya. Lazy people invent all kinds of excuses to not work. Mag-a-apply sa trabaho, pagkatapos pag natanggap na, laging late, laging absent. Pag napagkatiwalaan, kukupitin yung stapler ng opisina, iuwi. Pagka naging procurement officer, kukupitan yung kumpanya. Pagka may mga bandi-bandi clock, iba pag ang taga-bandi sa kanya. O kaya magbabandi clock. Pag nakabandi clock na, bigla ang bagal-bagal na maglakad. Nung mag-iin, nagtatatakbo, parang darna. Ang bilis. Tapos pagkain na pagkain, magsasipilyo, magsasuklay, magtitis, magme-makeup, magpapakoterize sa mga kulugo. Bago magtrabaho, ang dami pang gagawin kasi nakain na eh. Sa palagay mo, walang Diyos na nakakakita na dinadaya mo yung employer mo. So ano mangyayari? You pretend that you are working. Anong gagawin ng employer mo? She will pretend to be paying you. Alam nyo ba, akala ng mga empleyado, naluloko nila yung mga amo nila. Kaya naging amo yan, matatalino yan. Kaya nagkaroon ng mga kumpanya yan, matatalino. Akala nyo, naiisahan nyo. Alam nila yung mga nandadaya. Ang paghiganti na lang nila, hindi nila dinadagdagan ng sweldo. Balak ng amo, wow, malaki ang business natin ngayon, malaki ang kita. Kayang-kaya ko magbigay ng 14th month, 15th month, 16th month pay. Pero dahil dinadaya ko ng empleyado ko, yun na lang requirement ng gobyerno, 13th month. Tumagtuwa naman si empleyado, nag-13th month. Ay, kahit naloloko ko siya, nag-13th month ako. Hindi mo alam, kaya kanyang bigyan hanggang 16th, 17th month. Kung honest ka at kung masipag ka at productive ka. Akala naman ng mga iba, nauuto nila yung mga employers. Kaya naging employer yan kasi mas matalino sila kesa sa atin. So, hindi natin sila mauuto. Meron silang ibang paraan ng paghihiganti. And it is financial. Hindi ka binibigyan ng dagdag. Huwag laging sinasabi, you know, lazy people invent all kinds of excuses to not work. Lazy people always say, mahirap gawin yan. May karpintero ka, papagawin mo. Sabi ng karpintero, sir, mahirap pong gawin yan. Eh ano, gusto mo madalian? Humiga ka, mamasahihin kita para madalian ka. Gusto mo madalian? Ba't ayaw mong mahirapan? Pag ayaw ko ang mahirapan, hindi ka asenso. Ganyan lang talaga ang buhay. Wala akong magagawa. Wala kang magagawa, hingi ka ng hingi, hindi ba gawain yan? Hindi ba gawain mangutang? Tapos sabi mo, wala kang magagawa, eh gawain din yan ah. Proverbs 23:4-5, be wise enough to not wear yourself out trying to get rich. Your money can be gone in a flash, as if it had grown wings and flown away like an eagle. Akala ng iba, sinasabi nitong huwag kang magpagod para yumaman.
Pero ang sinasabi talaga dito, huwag kang magpagod unnecessarily. Huwag mong pudpurin ang sarili mo sa pagpapayaman. So hindi tayo pinipigil magpayaman, pero huwag mong pudpurin ang sarili mo. Huwag mong patayin ang sarili mo. Kasi may mga tao, pinapatay yung katawan nila para magkapera, at nung may pera na, uubusin yung pera nila para magpagamot. So kailangan, habang naghahanap buhay ka, gumagawa ka ng kayamanan, inaalagaan mo pa rin ang iyong katawan. Kasi mamaya, lahat ng kinita mo, gagastusin mo sa pagpapagamot. Importante, lalo't nagtatrabaho ka, you work hard, do your best to eat well, to eat nutritious food, to relax, to rest. Kasi katawan mo lamang ang instrumento mo para kumita, eh pag inabuso mo yung katawan mo, nagkasakit ka, di hindi ka nakikita, at magsisimula ka ng gumastos sa pagpapagamot. So be wise in gathering wealth. Do not get worn out. Huwag sobrang magpagod. Dapat nagpapahinga. Ecclesiastes 5:10-11. If you love money and wealth, you will never be satisfied with what you have. This doesn't make a bit of sense. The more you have, the more everyone expects from you. Your money won't do you any good. Others will just spend it for you. Sinasabi ba dito na huwag na magpayaman? No. Ang sinasabi, it is not good to wear yourself out making wealth if you do it only for the love of money, only for yourself. Sayang ang pagod mo, sayang ang hirap ng katawan mo kung nagpapayaman ka para lang sa sarili mo o para lang maging mayaman ka. Sabi nga nun, gusto mo man o hindi, pag yumaman ka, merong makikihate. Dadami ang gumagastos ng pera mo pag marami kang kinikita. So, isama mo na sa plano mo yan pag nagpapayaman ka na yes, merong mga makikihati. Yes, meron ako mga bibigyan. Yes, meron ako mga aabutan. Kasi pag hindi mo isinama sa plano mo yon, sasama lang ang loob mo pag nangyari na. Kasi mangyayari at mangyayari. Unless your all other relatives and friends are richer than you are, when you become rich, many people will suddenly come to you and find you to be a relative. Natural. And if you do not want to share with others, do not make more than what you need. Ayaw mo pala mag-share, huwag ka magpayaman. Pero hindi pwede magpayaman ka na walang sharing. Mangyayari yon sa ayaw mo at sa gusto. So para hindi ka nalang mabigo, hindi ka ma-disenchant and ma-disappoint, kung gusto mo magpayaman, gusto mo gumawa ng kayamanan, tanggapin mo na na pag dumami ito, maraming makikishare. O kaya, magpayaman ka ma para marami ka mabigyan. Yung sabi mo, naku, may mga kapatid ako na sakitin, magpapayaman nga ako dahil darating ang panahon, magkakasakit ang mga ito. Siyempre, hindi ko naman matitiis. So ngayon pala, magpapayaman ako. Ngayon, pag dumadating na yung sakit, binibigyan mo na ng pampagamot, hindi masama loob mo kasi kasama na sa plano mo yun eh. At yun ang mga planong pinagpapala ng Diyos, hindi lang para sa sarili, kundi para ka maging giver. But why do you want to be rich? So that I can have a lot to give away. Wow, what a beautiful plan. God will definitely bless that when you do hard work and when you do it intelligently. Do not be rich and do not want to be rich. Do not devote yourself to becoming rich per se, just for the sake of being rich. You must have a higher purpose for gathering wealth. And that is to be a blessing to many. Plus, be a blessing to yourself. Nabibili mo yung gusto mong bilhin, nakakainin mo yung gusto mong kainin, nabibigyan mo yung gusto mong bigyan, eh ano pang hahanapin mo sa buhay pag nangyayari na yon? Ecclesiastes 6:7, we do all our work just to get something to eat, but we never have enough. Itong isang uri na nagtatrabaho. Nagtatrabaho lang para may kainin. Para lang mabuhay. Pero sabi, pag ganyan lang ang pananaw mo, nagtatrabaho ka lang just to have something to eat, you will never have enough. You have to produce more than what you need. Because if you work just to have enough, you will never have enough. Dapat may plano kang malaki. Huwag yung, magkano gusto mong kitain ngayon? Pag naka-boundary ako, uwi na ako. Ganun naman ang mga sinasabi ng mga nagda-drive, ng mga tricycle, ng mga jeep. Yung tindera, ba't nagsasara ka na ang aga pa? Kumita na ako eh. Dapat kumita ka ng marami. Kasi pag kumikita ka ngayon, samantalahin mo kasi may mga araw na walang kita. So, kailangan kung kumikita ka, mas dagdagan mo pa. Hindi yung tama na yan, magre-relax na ako kasi kumita na ako. Yung pagka nabubuhay ka para lang kitain yung kailangan mo today, yun ang tinatawag na isang kahig, isang tuka.
Bihira na tayo kasing makakita ngayon ng mga manok na kumakahig sa lupa. Pag nakikita natin yung manok ngayon, nasa ano na eh, nasa shelves ng supermarket. Pero pag nakikita mo yung mga manok sa mga probinsya, kumakahig yun, naghahanap na makakain, isang kahig, may makitang kung ano doon, isang tuka, isang kahig, isang tuka. At hindi dapat ganun ang tao. Kakain ngayon, ngayon maghahanap ng uutangin, ngayon naghahanap ng bibilin, nahahanap ng pambili. May sakit ngayon, ngayon mangungutang ng pambili ng gamot. Kailangan may nakaipon. Siyempre, madali naman sabihin yun, pero hindi naman lahat ng tao kayang gawin yun. Pero ang tanong, kasi hindi mo kayang gawin, tatanggapin mong gano'n na lang, o di ganyan ka na lang, o sige, gano'n na lang. Kailangan ibahin. Huwag kang magmangatwira na, madaling sabihin niya, pero mahirap namang gawin. E, lalo namang mahirap na wala kang gawin. Kaya nga ang pinag-uusapan natin mga kapatid, mentality. Nasa paraan ng pag-iisip yan. Bakit may mga magpipinsan, magkakapatid, lahat lumaki sa hirap? Bakit may isa o dalawang umaasenso, yung iba hindi? Tingnan nyo ang dahilan. Ibang mag-isip yung umaasenso. Bakit sa isang bayan may umaasenso dun? Ibang mag-isip. Nasa pag-iisip. Kaya dapat nating lupigin yung pag-iisip na negative, yung pag-iisip na talunan, yung poverty mentality. We have to make more. We have to make surplus wealth. Para makatulong pa sa iba. Sinong tao, lalo dito sa Pilipinas, ang walang kapatid, kamag-anak, magulang, pinsan, kaibigan, na mahirap? Meron tayo niyan. That's why you have to make surplus wealth. Whether you like it or not, kakatok yan sa pinto mo pagka walang pangsali na dugo, pagka walang pambili ng gamot, pagka na ang anak ay na-aresto, nakulong, o nasagasaan, o nalagay sa hospital, pupuntahan ka. Ephesians 4:28, if you are a thief, quit stealing. Be honest and work hard so you will have something to give to people in need. Yun ay tinuturo sa atin, kumita ka ng higit sa kailangan mo. Dapat may sobra para may pambigay ka sa mga kailangan. Para may pambigay ka sa sarili mo. Napaka-importante. At pag may pera ka na, lalo't marami-rami naman, abay, gumastos ka, kapatid. The beauty and power of money is felt only when it is being spent. Merong kamag-anak kami sakit. Merong kang kamag-anak o pamangkin mag-enroll. Merong mga ngailangan. Wala silang pera. Ikaw naman dito sa lalagyan mo, may mga pera ka nakasalansan. Pag ibinigay mo yung 1,000 doon o 2,000, ang daming magagawa sa buhay niya. Pero pag inipit-ipit mo lang doon sa pagitan ng mga duster mo, wala namang ginagawa yun, nandun lang. Eh kung ang dami-dami nasa bank, nandun lang. Ano talaga ginagawa noon? Wala. Kasi ang kapangyarihan ng pera ay kumikilos lang pag siya ginagastos. Hindi pag itinatago. Yung itinatago mo, para lang so that you feel secure. May konti kang savings. Pero kung puro nakatago, ipit ka lang ng ipit, at maraming ganong tao, ang dilim-dilim sa bahay, ayaw magbukas ng ilaw dahil ayaw magbayad ng kuryente. May pambayad naman. Kung ano na lang mga inuulam, hangin, hinihigop na lang yung hangin, yun ang ulam. Inaamoy ang ulam ng kapitbahay, sabay subo ng kanin. May pera naman. Why? The beauty of money is in spending it correctly, in a good time, and when you earn it well. Huwag sobrang kuripot. Huwag sobrang ipit ng pera kasi pag namatay ka, makukuha lang yan ng iba. Napaka-importante na marunong ka magtrabaho, marunong ka mag-save, at marunong ka rin gumastos, sabay-sabay yun para magkaroon ka ng full life. Ano ba ang major teaching ni Jesus tungkol dyan? Matthew 25:20-30. Alam natin yun. Nagkwento si Jesus tungkol sa taong nire-represent ang Diyos. Nagbigay siya ng mga puhunan sa iba't ibang mga tao, iba't ibang halaga. At pagkatapos binalikan niya, kinuwenta niya kung magkano kinita nung ibinigay niya mga puhunan. The servant who had been given 5,000 coins brought them in with 5,000 that he earned. He said, "Sir, you gave me 5,000 coins and I have earned 5,000 more." "Wonderful," his master replied, who represents God in the story. "You are a good and faithful servant. I left you in charge of only a little, but now I will put you in charge of much more. Come and share in my happiness." So yung Diyos dito sa kwento, tuwang-tuwa na ibinigay niyang 5,000 coins naging 10,000 coins.
pinakita, dinoble nung pinagkatiwalaan niya. Sabi niya, wow, ang ganda, halika, mag-enjoy tayo. Next, the servant who had been given 2,000 coins came in and said, sir, you gave me 2,000 coins and I've earned 2,000 more. Wonderful, his master replied. You are a good and faithful servant. I left you in charge of only a little, but now I will put you in charge of much more. Come and share in my happiness. So, nakita natin, hindi lahat ng tao pare-pareho ang ibinibigay ng Diyos ng puhunan. May binigyan ng 5, nagawa niyang 10. Sabi niya, naku, halika, mag-enjoy tayo. I like what you did. May binigyan naman, 2,000 lang. Yung 2,000, naging 4,000. Sabi niya, wow, hindi ka lakihan ang binigay ko sa'yo, pero dinoble mo rin. Next time, mas malaki na ibibigay ko sa'yo. Kasi napapadoble mo. Sabi niya, halika, sumama ka sa aking kasiyahan. The servant who had been given 1,000 coins came in and said, sir, I know that you are hard to get along with. You harvest what you don't plant and gather crops where you haven't scattered seed. I was frightened and went out and hid your money in the ground. Here is every single coin. So yung isa binigyan ng 5,000, naging 10. Yung isa binigyan ng 2,000, naging 4. Yung isa binigyan ng 1,000 lang. Sabi niya, ito na po, 1,000 nyo. Eksaktong-eksakto, sosoli ko na lang. Hindi ko ininvest, wala akong ginawa. Kasi natatakot ako magkamali. At saka wala naman kayong kwentang tao eh. Bakit ko paparamihin ang binibigay niyo sa akin? So this is the usual attitude of mahirap mentality. Rich people are bad. They become rich for being bad. So why join them in their projects? Ang poverty mentality, money is not meant to be multiplied. It is only to be kept. Ibinaon ang pera. Nakabaon, nakaipit lang. At ganun ang talent ng maraming tao na ibinigay ng Diyos. Nakabaon lang, hindi nagagamit. Ganun yung kanilang mga karunungan, mga katangian, hindi nagagamit, nakabaon lang. So, ikinatuwa ba yun? Uy, sigurista ka, ang galing-galing mo naman. Natuwa ba? The master of the servant told him, you are lazy and good for nothing. You know that I harvest what I don't plant and gather crops where I haven't scattered seed? You could have at least put my money in the bank so that I could have earned interest on it. Nakita niyo yung kwento ni Jesus? Ayaw mo palang i-invest. Ang tamad-tamad mo pala. Negative palang attitude mo tungkol sa pera at sa investment. Sana nilagay mo malang sa banko, nagka-interest. Dapat yung ibinigay ko sa yung 1,000 last year, ngayon, 1,020 man lang. Alam mo lang sa banko, 0.05%, 1% lang yan, no? Pero at least binadagdag. Pero ganitong-ganito mo isosoli sa akin, wala malang pakinabang. Parang yung mga nangutang 10 years ago, umutang ng 10,000, binayaran ka ngayon, 10,000 din. Eh, 10 years ago, yung nabibili ng 10,000, 5 talong. Ngayon, kalahating talong na lang yun. So, nawala na ng value yung pera ko, ipinaghatiwala ko sa'yo, ipinahiram ko sa'yo, pinampaluwag ko ng buhay mo. So, sorry mo sa'kin, ganun lang yung face value. Eh, yung economic value niyan, bumaba na. Mga kapatid, pag nangungutang kayo, pag nagbayad kayo, dagdagan nyo naman. Kahit malang isang pinya, idagdag nyo. Isang talong, isang sikamas. Hindi yung ganun-ganun nyo rin isosole. Wala malang pakinabang yung nagpahiram sa inyo. Eh, nangangalumata na nga, kawawari gabi-gabi kung magbabayad kayo or not. Tapos ganun lang, wala siyang napala. Paano kayo pagpapalain ng langit kung ganun kayo uri mangutang? Hindi kayo blessing sa nagpautang sa inyo. Eh, yun yung nagbabayad pa ha. Eh, meron pa nga hindi nagbabayad. Masama pa, loob pag nasingel, galit pa. So what was the master looking for? Interest. Interest man lang. In other words, the God in the story, told by Jesus, would like us to make wealth, to multiply wealth. Kasi paano ka nga magkaka-full life kung wala kang pantustos? Then the master said, doon sa tamad, doon sa hindi nag-invest, now your money will be taken away and given to the servant with 10,000 coins. Ah, yung 1,000 binigay ko sa'yo, hindi mo pinarami. Siya binigyan ko ng 5, naging 10. Akin na yung 1,000 yan, ibibigay ko sa kanya, 11 na ang kanya. Kaya yung rich become richer, yung poor become poorer. Not all the time na ang dahilan ay katamaran. Kumisa naman yung poor became poorer dahil talagang
parang nakaramdam ng dagok ng buhay, nagkasakit, nasunugan. Pero ang pinag-uusapan natin dito, those that become poorer, dahil tamad, dahil pabaya, dahil hindi nagpapahalaga sa ibinibigay sa kanila ng Diyos. Everyone who has something will be given more, sabi ni Jesus, and they will have more than enough. But everything will be taken from those who don't have anything. You are a worthless servant. You will be thrown out into the dark where people will cry and grit their teeth in pain. Yun ang napala ni tamad. Hindi lang siya nabawian, itatapon pa siya sa labas, sa kadiliman, kung saan magngangalit ang kanyang ngipin dahil sa pagdurusa sa buhay. Mga kapatid, God is fair. Lahat tayo binibigyan niya ng puhunan. Lahat meron. Iba-iba lang. Merong 5, may 10, may 1. Ang tanong, anong ginagawa natin sa puhunan natin? Puhunan, hindi lang pera. Talento, pagkakataon, chances, opportunities. Binavalue ba natin yon? Pag ba may nagtiwala sa atin, talagang pinapasulit natin yung tiwala niya o dinadaya natin? Sorry na lang, nagtiwala siya. Pagka ba mayroong mapagbigay, aabusuhin natin o lagi na tayong magiging mabait lalo na kasi mapagbigay siya eh. Pagka ba mayroong mabait, kakawawain mo, aabusuhin mo o susuklan mo rin ang kabaitan, God is watching. Kung anong ginagawa mo sa binibigay sa iyo, yun ang magde-determine kung anong ibibigay sa iyo sa susunod dahil laging may accounting. The lazy person, the person with a bad and negative attitude toward money, will be deprived. So, suriin natin ating sarili. Ako ba ay naghihirap dahil lang talagang nagkataon? Dahil lang talagang hindi pa dumarating yung aking magandang pangyayari? O bunga ba ito ng aking katamaran? Bunga ba ito ng aking pagpapabaya? Kaya ako nababawian. Dapat nating suriin ang ating sarili. Based on their personal attitude and performance in the story, the rich got richer, the poor got poorer. Huwag laging sisihin ang mahirap yung mayaman. May ginagawa yun na tama, may formula siya na tama, may paghihirap yun na ginagawa, kaya siya yung mayaman. Hindi mo dapat laging sisihin ang iba kung bakit ka mahirap. Ang una mong hanapin, ano ang pananagutan ko, bakit hindi ako maluwag sa buhay? Bakit hindi ako kasing yaman ang gusto ko kesa sa sisihin natin ang sisihin ng iba? Produce surplus money. Make more than what you basically need because productivity is rewarded. Ang mabunga, lalong pinapabunga. Nakita niyo isang pangkwento ni Jesus? Mayroong isang may-ari ng halamanan, pumunta siya sa kanyang garden. Nakita niya yung isang puno, ang tagal-tagal lang nandun, walang kabunga-bunga. Sabi niya sa gardener, putulin mo na yung halaman na yan, ha? Walang bunga. Sayang ang mga sustansya ng lupa na sinisip-sip niya. Sayang ang tubig na iniinom niya. Sayang ang liwanag ng araw na sinasagap niya samantalang dapat iba na lang ang sumagap. Wala siyang bunga. Sabi naman ng gardener, bigyan pa po natin isang pagkakataon. Huhukayin ko yung mga lupa sa paligid para mahangin na kanyang ugat. Lalagyan ko po ng pataba. At pag bumalik po kayo at wala pa rin bunga, puputulin na natin. Sino sa atin ang kandidato ng maputol? Kasi walang kabunga-bunga. Walang bunga spiritually speaking. Wala man lang madalang tao sa Panginoon. Wala man lamang na maakay sa Panginoon. Wala tayong man lamang na bunga para makatulong sa ating pamilya. Wala tayong bunga para buhayin ang mga sarili natin. Ang kasunod nun, hindi blessing, ha? Ang kasunod nun, putol. Hindi konsintido rang Diyos sa tamad. Sabi ni Paul, if anyone does not work, he should not eat. Yun ang malinaw na malinaw sa Biblia. Hard work, godliness are rewarded. Kailangan masikap. Proverbs 10:15, wealth protects the rich. Poverty destroys the poor. Mahirap mentality links rich people, thinks rich people are just proud and snobbish. Poverty mentality yan, ha? Yung may kamag-anak ka, kaibigan na umasenso, tapos hindi na siya ma-rich. Pag pinag-uusapan nyo, yung pinsan natin na yun, hindi na yun ma-rich. Pag-iisip yun ng mahirap. Mahirap na mentality yun. Hindi nila naiintindihan, rich people are just busy.
becoming and staying rich. Rich people just want to avoid being bothered by unproductive people. Kaya yung mga unproductive, yung may poverty mentality, yun ang nagre-reklamong, hindi na yan ma-rich. Eh, bakit naman gusto mong ma-rich? Uutang ka, hihingi ka, may kailangan ka sa kanya, kaya gusto mong ma-rich. So, matalino siya, bakit naman siya magpapa-rich sa'yo? Di ba common sense? Pag sinabi mong hindi mo na ma-rich, bakit mo pinipilit maabot? May kailangan ka, gusto mong pumitas. At kung matalino ang punong ito, tataasan niya talaga yung mga sanga niya para hindi mo mapitas, kaya hindi mo siya ma-rich. Ganun lang yun. Proverbs 19:4, the rich have many friends, the poor have none. It is the Bible that says it. Bakit ka nga kakaibiganin ng mga tao tuwing lalapit ka, umuutang ka, tuwing lalapit ka, humihingi ka, kung lalapit ka, dumadaing, umiiyak ka? Siyempre, ang mga tao may hangganan ng kanilang pagpapasensya. Minsan may problema din sila, malungkot din sila, tapos papalungkutin mo. Pag nakita ka uli, iwasan ka na, tapos sabi mo, hindi ma-rich. Pagka ang mga tao hindi nagpapa-rich sa'yo, ang tanungin mo yung sarili mo, bakit kaya ako iniiwasan? Nakakasakal ba ako? Nakakaabala ba ako? Kasi kung blessing ka, siguradong lagi kang kasali eh. Bakit ka hindi sinasali? Baka umiiwas yung tao. At hindi lang yun, because people who are excellent would like to be around similarly motivated and productive people. Kaya yung kapatid mo, kaibigan mo, pinsan mo hindi ma-rich, kasi kung may oras siyang natira, mas gugustuhin niyan ang kasalamuhan niya, mga katulad din niya na productive, fruitful, progressive, para makabuti sa kanya at para siya mag-enjoy. Proverbs 13:20, wise friends make you wise, but you hurt yourself by going around with fools. So why will people go around with us if we are fools? And if we are not fools, people would like to be around us. So tayo ang dapat dating tanungin, bakit ako iniiwasan? Hindi yung siya ang pipintasan mo, mayabang na yan. Kaya umiiwas. Ang tanungin mo, bakit ako iniiwasan? Importanteng malaman yun. Mahirap attitude focuses on saving. Magtipid kayo ng kuryente, magtipid ka ng gas, huwag mo nang initan yung pampaligo mo, kahit mag-inaw, gaso sa gas yan. O, ang tubig, patayin mo. O, sobra ka na mag-sipilyo, ha? Isang baso lamang ang budget sa bawat tubig. Huwag mo nang planchahin ang damit mo, gaso sa kuryente. Huwag ka na mag-electric fan, gaso sa kuryente. Mahirap people focuses on saving. Mayaman people focus on earning. Bakit ba puro magtipid ang laman ng utak natin? Bakit hindi kumita? Imbes sabihin mo sa anak mo, anak, magtipid ka ng kuryente. Ba't hindi mo sabihin, anak, kumita ka. Ang dami-dami mong oras. Computer ka ng computer, text ka ng text. Maghanap ka ng magagawa kahit part-time job. Para, sige, magkuryente ka, tatlong electric fan. Lunurin mo yung baga mo sa electric fan, pero kitain mo yung pambayad. Huwag tayo lagi magsabing, magtipid, magtipid. Ang sabihin natin, kumita, kumita. Because when you earn more, you can spend more, you can give more. So ba't uubusin mong oras mo sa pagtitipid? Pero siyempre, kung wala kang kinikita, dapat ka magtipid. Kasi hindi mo alam kung kailan uli may lalaglag na blessing. Pero imbes, puro pagtitipid ang isipin. Ang isipin natin, paano kikita ng masigit pa? Proverbs 11:16, the timid become destitute, but the aggressive gain riches. Mag-isip ng pampayaman, hindi mag-isip ng pampajeta. Proverbs 11:24, some people spend their money freely and still grow richer. Others are cautious and yet grow poorer. Isang hiwaga daw ng buhay yan na dapat natin tanggapin. Bakit merong gasta ng gasta, lalo nagkakapera, meron naman tipid ng tipid, lalo naghihirap? Well, sinong nakakaalam ng ganyan mga bagay? Ang protection mo lang sa ganyan is to just earn more. There is a mysterious path of blessing. There is the time and chance factor in money matter. Talagang may mga bagay na mahiwaga na hindi abot ng isipin ng tao. Sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 9:11, here is something else I have learned. The fastest runners and the greatest heroes don't always win races and battles. Wisdom, intelligence, and skill don't always make you healthy, rich, or popular.
we each have our share of bad luck. Sabi niya, hindi naman ko mo magaling ka, mananalo ka na eh. Hindi ko mo talino ka, yayaman ka na. Ang ganun, meron din talagang minamalas-malas. So, hindi ko mo mahirap ka ngayon, ibig sabihin pabaya ka o tamad ka o ikaw may kasalanan, baka inaalat ka lang. So, ibahin ang timpla ng buhay para matanggal yung alat. Para maiba ang takbo ng buhay. Pero meron naman, hindi ka inaalat, tamad ka kasi. Ganun lang yun. Wala ka, batugan ka kasi, no? Wala kang ginagawa, asa ka lang ng asa. Kaya ka mahirap, gumagastos ka ng higit sa kinikita mo. Hindi alat ang tawag doon. It means you are spending more than what you're earning. So dapat marunong tayong sumuri sa ating sarili. Mahirap mentality uses the body to make money. Hinahampas ang katawan sa trabaho. Mayaman mentality uses money to make the body more healthy. Anong ibig sabihin natin dyan? Iisa ang katawan mo. Pag yan lang ang hinahampas mo sa trabaho, kahit kumita ka, mamaya bibigay din ang katawan na yan, magkakasakit yan. At ito, ang kaisa-isang instrumento ng mga maralita, yung katawan nila. Ibebenta mo ang katawan mo sa employer from 8 to 5, hindi ba binebenta mo, eto ang katawan ko, gamitin nyo ako, tagalagay ng mga ganito sa supot, tagabukas ang pinto, tagalinis ng ganito, o eto katawan ko, binebenta ko ang aking katawan at ang aking oras. At pagkatapos mong bili ng aking oras at katawan, lupay-pay na ang katawan ko, wala na akong pakinabang sa akin sarili. So magpapahinga na lang ako para bukas, may lakas uli ako para ibenta ko uli sa iyong katawan ko. Magtatrabaho uli ako hanggang mapagod. Kikita lang ako para may kainin, pero hindi sapat ang payong ko. Tatlong buwan ang hulugan, hindi pa tapos ang hulog. Pero trabaho ka ng trabaho, pagod na pagod ako. Hindi ka ba dapat makahalata na merong dapat ibahin? Kasi pagod na pagod ka naman, pero walang bunga. Proverbs 14:30, a tranquil mind gives life to the flesh, but passion makes the bones rot, especially the passion to survive. Selling one's body, one's time, one's youth, one's energy to employers does not usually earn enough to enjoy wealth to the fullest. Yung meron ka laging empleyado mentality, meron siguro talagang cut out for that, pero meron mga iba, hindi. Kung hindi kayo cut out for that, gumawa kayo ng paraan para magkaroon kayo ng sariling hanap buhay, sariling negosyo, or sideline, no? Kasi nagagastas, nagagastado ang katawan. Minsan makakakita ka ng mga workers, ang lalakas ng katawan, mga construction workers na uulanan, naaarawan, ang lalakas ng katawan. Pero pag tungtong ng 30, 35, ang tanda na, marami ng sakit. Kasi yung katawan hindi naalagaan. Alam nyo lalo mga construction worker, ang liit-liit ng kita nila. Pagkatapos, nakatira sila sa mga nilalamok-lamok na lugar habang may construction. Ang kakainin nila, maku ano-ano lang. Walang quality of life, walang quality of sleep. Magtatrabaho araw-araw, off lang sila pag Linggo. Gaano katagal ang itatagal ng katawan nun? So hindi naman kumita ng malaki. Tapos ngayon, parang matanda na, may sakit na habang buhay na ngayong alagain, pakainin, hanggang kamatayan na niya yun. Yun ba ang full life? Maraming merong pananagutan dyan, hindi lang yung may katawan, yung economy. Pag sobra namang ang liit-liit magpasweldo halimbawa ng mga employer, kahit kumikita sila, ang laki ng profit, wala man lang profit sharing sa mga empleyado. E talaga ang empleyado, nabubuhay lang para magbenta ng kanyang katawan at oras sa employer. Hanggang hindi na siya papakinabangan, tatanggalin na siya, may sakit na siya. Eh kung wala siyang insurance, tuwing nagkakasakit siya, umiiyak yung asawa sa kapitbahay, nangungutang, nangihingi, na iniiwasan na sila ng mga tao dahil tuwing lalapit sila, may kailangan. Anong klaseng buhay? Kailangan, wag mong tanggapin na gano'n ang buhay. Meron kang gawin, lalo't kaya mo pa. Lalo't bata ka pa. Maiksi lang ang kabataan, maiksi ang lakas, napakaiksi ng kalusugan, mahaba ang pagkakasakit. Paghirap ka sa buhay, madaling tumanda, madaling magkasakit. At dahil tumanda ka at nagkasakit, more kahirapan follows you. It is going in cycles, in circles. Dapat kumawala sa cycles of poverty. Sasabihin ng iba,
Eh, ano magagawa ko? Mahirap ako. Eh, wala kang gustong isipin. O di sige, tanggapin mo. Papaikot-ikot ang buhay mo. Ganyan din ang mangyayari sa anak mo. Hindi mo mabibigyan ng ticket to financial freedom dahil hindi mo mabigyan ng edukasyon, hindi mo mabigyan ng background. E di, mamanahin din niya yung trabaho mo, mamanahin din niya yung buhay mo, paulit-ulit, paulit-ulit. Kaya dapat suriin. Ano ang maliit, kahit na maliit na butas na pwede mong daanan para kumawala ka sa kahirapan, makagawa ng paraan. At tayo naman ang mga hindi naghihirap sa ating mga kapatid, abay gumanwa natin ang paraan na yung mga naghihirap dyan ay makaahon. Kung ikaw employer, magbigay ka ng more sweldo, profit sharing. At kung ikaw may kaya sa buhay, lagi may nagtatanong sa akin, hindi po kami masyadong mayaman, pero ano pong pwede namin gawin para tulungan ang mga kahirapan ng ating bansa? Magpaaral ka kahit isang anak ng mahirap. Magpaaral ka ng isang estudyante hindi mapag-aral ang magulang. Kaya mo namang iagaw sa budget mo, gawin mo yon. Yun ang contribution mo sa ating lipunan. Kasi pag may isang nakapag-aral, isang umahon sa buhay, hihilahin niya pataas yung kanyang mga kamag-anak, yung nanay niya, yung kapatid niya, ibibili niya ng gatas yung mga pamangkin niya. So yun ang contribution mo sa society. We can all do something. We should not behave like victims all the time. Kung ikaw yung parang victim, gumawa ka ng paraan para maiba. At yun namang mga may kaya na hindi sila ang victim, huwag na tayo ang mambiktima. Tulungan natin yung mga kawawa para maiyahon sila. Dapat baguhin ang buhay. Kailangan ng tao ngayon multiple incomes. Hindi iisa lang ang pinagkakakitaan. Kailangan may sideline ka pa. At mahalaga, hindi lang iisa yung tinatawag na breadwinner. Yung ate ko kasi breadwinner namin eh. Eh ano ka, bread eater. Eh ano yung kapatid mo? Bread eater din po. Eh yung isang kapatid mo nag-asawa ng kay aga-aga, bread eater din po. Eh yung naging anak niya, eh de, milk drinker naman po. So sino lahat ang pinagagalingan yan? Eh di yung ate ko pong breadwinner, eh kaya kayo maralita. Dapat pag bread eater ka, breadwinner ka rin. Liban na lang sobrang tanda, sobrang bata, o may sakit. Dapat tanggalin natin sa vocabulary natin yung breadwinner. Bakit kailangan may breadwinner? Dapat lahat breadwinners. Hindi aasa ka lang sa isa. Kawawa naman. 40 anyos na, hindi pa nagkakanobyo. Tapos ikaw, 16 pa lang, may tatlong anak ka na. Siya pa ang nagpapa-aral sa anak mo. Sobra ka nag-enjoy sa buhay. Tapos yung ate mong matandang dalaga ang nagka-losyang-losyang na sa pagpapakain sa'yo. Napaka-unfair kumisa natin. May breadwinner pa. Hindi ka dapat asa ng asa kung mabinibigyan ka. Kumisan, naaawa sa'yo o mahal ka talaga o hindi na lang makakibo. Pero dapat gumagawa ka ng paraan. Walang breadwinner. Kaya maganda magkaroon ng sariling negosyo or sideline. Kahit may trabaho ka pa. Kasi maraming gasto sa buhay. Nung araw, di naman natin binibili ang drinking water. Ngayon, binibili mo na. Nung araw, wala namang load na telepono. In fact, wala kang telepono. Mental telepathy na lang. No? Pero ngayon, nagbabayad ka pa niyang load. Ang daming binabayaran ngayon. May cable pa. Sari-sari. Kada kilos mo gastos. Tapos, wala kang trabaho. Ano yun? Proverbs 15:15, the life of the poor is a constant struggle. But happy people always enjoy life. So get out of that struggle. Balikan natin ang sabi ni Jesus, John 10:10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. How much money does a full life require? May minimum requirement dyan. Earn it or deserve it. Romans 12:2. Ano mang dapat baguhin sa buhay, dapat mo nang baguhin sa isip. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. If you're already rich, change your life, become richer. Then you can have more to give, you have more to enjoy. If you are not rich, change your way of thinking, change your life, and be rich. And if you are very, very poor, lalong kailangan mo ng change. Change, improve finances and life by changing and improving the way of thinking. Dear Lord,
maganda lang ang plano mo para sa amin. Your plan is to give us hope in a future. So turuan mo kami na isang ayon ang aming katawan, ang aming isip, ang aming lifestyle sa plano niyo para sa amin. To be productive, to be fruitful, and to live in abundance. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang application sa ating mga buhay ng mga salitang ating pinag-aralan. Lord, as your people bow before you, please finish the message personally for each one. Teach us what we should do in response to these teachings. Be alone with the Lord in silent reflection.